Brentwood. I-check po namin yung bahay kung tapos na o at kung ano pa ang nangyari. Malapit na rin pong matapos itong mga ginagawang building po dito, guys. At malamang po lahat po ng mga taong mga walang trabaho po rito ay magkakaroon pagka ito ay nagbukas na. Hindi magtatagal, guys, ay magtatayon po ng mga residential houses po dito at magkakaroon po ng maraming mga workers dito, guys, at sigurado marami pong maghahanap ng mga mauupahan, guys. Kaya ang maganda po dito, mga apartment sigurado, guys, at darating ang araw magiging big city na rin po ito sa dami po ng mga establishmentong bagong itinatayo po dito. At sa ganda po ng tanawin po dito sa may Mount Arayat, guys, ay dadami pa po ng mga turistang dadayo po dito o pupunta. Diyan po tayo liliko papuntang Tarlac, guys. Maganda pong dumaan po sa ngayon dito kasi wala pa pong ganong mga dumadaan po na mga malalaking bus, guys. Kasi ito yung magiging super highway po ng Mount Arayat. Naplatan po kami, guys. Buti na lang at hindi kaskasero itong aming driver. Hindi ko nga ho naramdaman na flat yung ano eh, gulong eh. Naandito po kami ngayon sa isang vulcanizing shop sa may Mabuko Magalang po. Ayan na yung Jollibee oh. Kaso wala pa ho kaming hawak na pera. Dito po kami ngayon sa may barangay Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Ito po yung ating makikita nito. Kaya po siguro tinawag na Mabuko dahil dito po sa lugar nito ay napakadami pong nyug. Ito yung mga tindahan ng mga manok po, guys. Magkano naman ho ang isang buo nito? 150 mo. Ayan, 150 lang. Oh. May nabili kami, malaki na. Ang laki-laki, akala namin malambot. Dahil nga 45 days eh. Eh yung pala eh, ano na? Magulang na, matanda na. Magulang na. Oo. Mas matigas pa sa baboy. Pag matyaga kayong maglinis po ng ano, mas mainam po ano, per piraso na lang kasi palagay ko ito mahigit pong 2 kilo ang isa eh. Klaseng halaman ko, guys. Parang kape.
Uy. May mga kalamansi din mo dito, avocado, suha. Ayan, suha ito. Suha. Avocado. Oh, avocado. Oh. Magkano naman ho itong ganitong avocado ninyo? 250 na lang po yan. Ah, 250. Ito, avocado orange. Ah. 50, chico grafting. Magkano ito, ito? 250 na rin po. Ah, baka makadaan ho kami rito mamaya eh. 250. Oh, 250. Dada, 250 na lang po yan. Ano naman ho ito? Chico. Oh, chico. Wala na kayong bunga niyan. Ah. Grafting. Yeah, atis, giant. Oo, atis. Sa guyabano. Oo, guyabano. Magkano naman itong guyabano ninyo? Yan, 200 na rin po yan. Amunga. O, may mga rin mo dito nyo. Sa tamarind, magkano naman? Yan po, grabe, 250. Baka marami yan, 200 na lang. Oh. Dwarf coconut, mababa lang puno. Oo. Magkano sa dwarf nyo? Yan, 250. Ay, okay, ha? Mamaya lang, wala pa kaming pera ngayon, eh. Giant. Ayan. Anong tawag dyan? Giant. Mango? Oh, giant yan. Manalaking bunga giant. Yan. Giant, oo. Hindi pa nga tayo, lahat naman ang mapunta natin, puro offline eh. Anong gagawin natin? Sayang. Oo. Ito yung malalaking ano ho, bayabas ano ho. Ito, guwapol. Ha? Ah, guwapo, lo. Ayun, lalaki na ho. Mga ilang taon na lang, mamumunga na ito. Oh, may mga kainan din ho dito eh. Hoy, alika rito. Ba't binabantayan niyo si Mang Toto umiihi? Hi. Kaway-kaway na dyan. Oh, saan? Uy, mga ilang taon bago mamuha. 1 year lang yan. Ah, 1 year? Sure ka? Yo. Mamaya. Ayun o. Pagbalik na lang natin mamaya. So, ngayon naman guys, ay i-house tour naman ko naman po kayo. At ito na po yung kitchen. At ito po yung si contractor guys. At ngayon naman po ay pupunta naman po tayo sa may CR dito po sa may ground floor guys. At ngayon naman guys ay ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura po ng aming sala at ito po yung aming lamesa guys katabi po ng lagayan po ng mga panglinis po ng aming bahay lagayan ng mga vacuum ganyan walis ayan dito po ilalagay guys. Ayan. At dito po sa may side niya, dito naman po ikakabit yung TV. Ayan. Dito naman po sa may bandang bike ay dito po ilalagay ang sofa. Yan po ang main door. At ganito naman po ang makikita po natin dito sa may labas guys. Ang pintuan po nila guys ay nakasentro po sa kalsada. Yan, kaya malamig po. Wala pong nakaharang na mga bahay. Dire-diretso po ang hangin. At ito naman po yung harapan po ng bahay. Ito po ang view sa labas.
dapat po itong manhole na to ay matakpan na. Bago po sana matakpan ay sana malinis po muna para hindi po magbambara. Ayan, papasok naman po ngayon tayo sa loob, guys. Ayan, ito po yung garahe po. Sana po ay magkatotoo po yung sinabi ni contractor na kinabukasan ay matatapos na po ito lahat at maglilinis na lang po. Dito naman po nagluluto ang mga trabahador at ito po ang kanilang kalan, guys. Dito naman po banda ang labahan, ganyan, dirty kitchen po, guys. At alam po ba ninyo, guys, na napakalaki pa po itong space po dito sa likod at pwede pa pong gawing kwarto. Sa dami po ng mga trabahador, napakaliit po na space, guys. Kisami na lang po ang ikakabit, pero tingnan po ninyo, napaka daming gumagawa. Pero nakakapagtaka naman po na hanggang ngayon po ay hindi pa po matapos-tapos. Ngayon naman, guys, ay ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung bagong view po sa itaas at kung ano na po yung natapos po nila sa mga kwarto, guys. Ganito po ang hagdanan po nila. Ito naman po ang CR po sa itaas at ito po yung latest update, guys. Meron na rin pong shower, ayan, may CR na rin, may bowl na rin po, ayan. At ayan, meron na rin pong, ano daw dyan, lababo. Ito naman po ang kwarto ng apo kong lalaki, guys. Bali, kasama na rin po ako dyan. Kasama pala sa amin ang usapan ninyo na kasi parang yung pintura talaga nito eh, parang bara-bara talaga sa totoo lang ito. Sila naman po yung magre-repaint po dito sa may mga furniture, guys. Kumbaga sila yung ano, yung nag-deliver at sa company po nila galing itong mga furniture, guys. At ito naman pong naka-green, guys. Siya po yung trabador po ng pamangkin ng asawa ko na naggagawa po ng mga cabinet. Nagawa po sa aluminum. Ito naman po yung kwarto ng apo kong babae at habang maliit pa po ay sama-sama po kami doon sa kwarto ng anak apo kong lalaki. Siya po sa may itaas ng ano, kaya ang design po may double deck po doon sa kabilang kwarto at pansamantala po dito po muna magkukwarto yung aking anak na lalaki dahil wala po silang kasama at nagtatrabaho po sa ibang bansa ang magulang po nila. Ngayon ipapakita ko naman po sa inyo itong master bedroom. Dito po ang kwarto ng mag-asawa, guys. At may terrace din po siya. Ayan, maganda po. Pag ganyan na mainit po ang panahon, ganyan, bubuksan lang po yung sliding. Ayan. Natural po, siguro palagay ko lalagyan naman po ng screen ito. Kasi pagka binuksan mo ito, di magpapasukan naman po yung mga lamok dito, di ba? Ayan, hindi pa po nalalagyan ng pintura sa may kisami, guys. At ayan, papaayos ko rin po yung nakangangana, ano na yan, oh. Hindi maayos. Medyo hindi po nila siguro na-check o... Oh. Kaya ipaparetouch ko po yan. Hindi po pwede na ganyan lang yan kasi baka tumulo po yung tubig, di po ba? Dito naman sa terrace, lalagyan ko po ng mga halaman. Ito po yung update sa kisami, guys. Ayan. Kaya hindi
talagang sa tingin ko guys, hindi pa po ito matatapos bukas. Marami pa po talagang gagawin, oh. Oh, sa tingin po ba ninyo matatapos ng buong maghapon sa dami po ng mga aayusin? Ito ang totoong trabahador guys, yung kahit wala yung amo ay kumikilos ng tama. Hindi po tulad ng iba dyan, hindi ko naman po nila lahat na pag nakatalikod na po yung amo ay patayo tayo na lang po at papitik-pitik na lang po ang mga gawa. Mas marami pa po yung hit-hit buga ng kanyang sigarilyo kaysa sa paggawa. Ayan. Kaya mabuhay ka. Ganito naman po ang view pababa sa may hagdan guys. At ito naman po yung CR na nakatapat naman po sa may hagdanan. Ayan guys, at busy-busy naman po yung tauhan ni contractor na ewan ko kung ano yung ginagawa dito, kung naglilinis ba o nagkakabit ng ano ng mga ikakabit pa dyan na hindi pa na naikabit. Ngayon, natapos naman na po tayo sa pagtutur po sa buong bahay. Ay, dito naman po tayo sa may mga magiging kapitbahay natin guys. Titingnan naman po natin kung ilan na po ang nakatira dito. Ganito po yung makikita po natin dito. Ang ganda po ng ano dito, ng view sa harap. Instead na bubong ang ilagay, tinaniman na lang po muna ng mga gulay pansamantala guys. Ayan. Medyo hindi na po kami malulungkot dito kasi may mga kapitbahay na po kami mangilan-ilan itong mga may mga ano ba loan na po sa may harapan po ng bahay, may mga nakatira na po. Ayan. Hindi ko lang po alam kung may mga nakatira na rin po dito sa mga malapit po sa amin. So hanggang dito na lamang guys at sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking ibinahagi sa inyo. At kung nagustuhan po ninyo, pa-like, share, comment at subscribe naman po. Thanks for watching!